Amen. Hallelujah. Good morning. Good afternoon. Sa pinagpalang hapon po sa bawat isa. Amen. And kindly, lift up our offerings to Lord. Sige po, taas natin yung ating mga offerings sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, O God, we bless, Lord, this offering to you, God, that this seeds, O God, bless, O God, this church, continue to bless this church, O God, continue to be used, O God, in the expansion of your kingdom and your territory, Lord. Maraming salamat, Panginoon. We thank you, we love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. At tayo po itarako na sa salita ng Panginoon sa hapong ito. Amen. Alright, so I would like you to open your Bible in 2 Samuel chapter 3. Alright. Okay. 2 Samuel chapter 6 pala. 2 Samuel chapter 6 verse 3. Okay. Ayan. This is the scripture or part when King David wants to bring back the Ark of the Covenant to Jerusalem. Amen. Okay. No? Basahin po natin. No? So they set the Ark of God on a new cart and brought it out of the house of Abinadab, which was on the hill. And Uzzah and Ahio, the sons of Abinadab, drove the new cart. And when they came to Nachon's threshing floor, Uzzah put out his hand to the Ark of God and took hold of it, for the oxen stumbled. At the same time, if you read the scripture, Uzzah died. Uzzah died. Why? Because God became angry kasi hindi nila sinunod yung utos ng Diyos. Dahil ayaw niyang matapon yung oxen, tela namin. Hinawakan niya. Alam niyo ba nangyari sa humawak? Namatay. Did you know that during the Old Testament, the Old Covenant, the presence of God can kill someone? Why? You know why? Bakit siya namamatay? Because the one who is touching it, it's unholy. Amen. Wala pa si Jesus nun eh. Wala pa si Holy Spirit nun eh. Right? So basically, if you are unholy and you have encountered the presence of God, you will die. No? Because you are not, you cannot touch it. You're not worthy. Amen. That's why when Moses also encountered God to the burning bush, ang sabi ng Lord, remove your sandals. Because what you're standing is a holy ground. Tama? Read the scriptures. Now, you know, in modern Christianity right now, marami pong mga churches or mga organization ang nagpapursue ng better methods, better programs, different kinds of strategies, no? But the reality is, we have to understand that God's presence does not rest on programs or methods, but on His people. I'm not saying we should not strategize. That's wrong mindset. Okay? Hindi ko sinasabing huwag tayong magplano. Hindi ko sinasabing huwag tayong magharap ng iba't ibang paraan. What I'm trying to say is, we have to still understand that the Lord dwells to His people, not to the program. Not to the music, not to the instruments. Not to the activity. No? God dwells on His people. Nakayubay nandiyan pa. That people tend to forget, sometimes they come to church, it's because of the program na.
Amen? The people come to church because of the activities na. Sabi nga ng isang pastor, you cannot win the world by using the methods of the world. Amen? Sometimes people come here just because they just really want good music. Bless na bless tayo ng Sabado. Na? People come to see good music. They want to see good musicians. They want to see the whole program. I'm not saying we should not program. I'm not saying we should not seek for better methods. Pero ang sinasabi ko, yung mindset na ang isang Kristiyano, kailangan nasa isipan niya, ang Diyos ay dumudulog sa tao, hindi sa mga programa. Ang Diyos ay nasa tao, ay wala sa programs. Methods are just avenues. No? Kasi baka sabihin, huwag na pala tayong magplano. Hindi. Kailangan yan. No? Ang sinasabi ko lang, kailangan nating maintindihan, ano ho? No? That the presence of God rests not on our programs or methods, but on His people. Kaya ang ginagawa ng karamihan, they look for better programs. Since God dwells to people, do not look on better programs, look for better people. Amen. Because God doesn't dwell to programs, He dwells to people. Instead, looking for better programs, look for better people. Better people who carries the presence of God. Does it make sense? Amen. Does it make sense, Buba? So it's not really the program kapag may problema ang isang church. It's the people themselves. Because the one who is carrying the presence, it's not the... Kaya nga, minsan, kahit gaano kaganda ang structure ng church, yung plano ng church, hindi mo pangyari ang manifestation, yung power. It's because it's not the program. It's a better program, but the people are not better. Amen? You want a better result, we need better people. Am I making sense? Amen? Amen? Dahil ang Diyos ay tumutulog, hindi naman sa progress niya. Production! Ganito yung gawin niya. Sino, saan nangungusap ang Diyos? Sa tao. Nag-lead. Hindi mismo sa intangible na bagay na hindi mo nakikita. Kayo mo ba'y nandyan pa? Hindi sinasabi, oh, music! Oh, speaker! Magpatulog ka ng maganda! Can you hear an amen? Diba? Ganito lang yan. If you want better music, look for better musicians. Amen? If you want good leadership, look for good leader. If you want better leadership, you look for better leaders. As simple as that. Why? Because the one God dwells to the people, not to the programs themselves. Amen? Now, ang title po ng mensahe natin ngayong gabi is the threshing floor. Amen. Threshing floor. Kapag pa sinabing threshing, anong ibig sabihin? Ha? Kapag sinabi pong threshing, it means separating. Ang threshing po yung ginagawa, yung ginaganon? Di ba kapag bagong ani, ang ginagawa, may hinihiwalay po, di ba? May tinatanggal. Tama? Kasi gusto, purified yung panghuwang grain. Tama? Kapag sinabing thresh, ito tradisyon to sa mga may kabag-anak na ortenalo dyan, ortelano. Kaya rin tangyayani, yun na ba yung ilalagay sa sako? O yun na ba yung ilalagay? Hindi, they will thresh it muna. Gaganonin muna yan. Isa meron mo ng separation na mangyayari. Amen. That is threshing. Now, paano ba yung proseso ng threshing? Okay. The threshing floor is where grains are processed after harvest. After mo siyang aniin, no? Hindi yun yung finished product. Can you hear an amen? Ika kaya ni mo ka rin palit, ang bimba, abyas eh. Alipag, papakiskisin mo muna yan. Di ba? May aba pa yun eh. So, kailangan matanggal
muna, kailangan makuha mo yung pinaka-product that is threshing. Amen. Kapag po sinabing threshing, pinaproseso muna after harvest. So, threshing is beating the grain manually with flails. Sabi nga, animals were used to tread over the grain. The weight and movement of the animals help to separate the grain kernels from the chaff. Winnowing involves tossing the threshed material into the air. Yung ginagaroon. The heavier grains would fall straight down while the wind carried away the lighter chaff. Diba? Kaya ginagaroon yun, yung mga light, natatanggal sila. Diba? Just as the threshing floor separates the chaff from the grain, sabi ito, testing serves to separate the genuine from the superficial in our faith journey. You know, people thought that testing is not good, no? Testing have benefits. Sabi ito, the process of threshing involves beating the grain to separate it from the chaff, symbolizing the trials and challenges we face. Similarly, winnowing, the process of tossing the threshed material into the air, separate the grain from the chaff, mirrors the refining work of God in our lives. Amen! Ang ginagawa ni Satan is to sift you. While God is doing is separating you, setting you apart in holiness. Luke chapter 22, verse 31 to 32, basahin niyo na lang. Satan is trying to prove you that you are a chaff. Walang value! But God is trying to prune you out of the chaff. Amen? Kaya Job chapter 23 verse 10 sabi, but he knows the way that I take. When he has tested me, I shall come forth as gold. Sabi dito, when you step over what you don't understand, God will give you blessings you cannot explain. Yes, amen. Ulitin ko ha. When you step over what you don't understand, God will give you blessings that you cannot explain. Totoo yun, di ba? When you are in a certain situation that you don't understand, and when you've been blessed by God, you can even explain how it happened. Yes. Amen. Yes. Now, what are the purpose of testing? Why is that there's a threshing that happens to us? Amen. You know, testing serves multiple purposes in the life of a believer. Number one, testing strengthens our character. James chapter 1 verse 2 to 3. It strengthens our character. You know, you will not be the person you are today without testing. Yes, amen. Amen. You will not be able to stand in front of people if you have not been tested by God. Yes. Amen. Amen. You will not have this kind of boldness and courage to preach the gospel, character development, without undergoing or underwhelming testing. Yes. Amen. Yes. Strengthens our character. Kaya nga, di ba nagkakaroon ng character development when you become a Christian? When you become a citizen of the kingdom of God, there is a character development, especially with the mindset. Yung paano ka mag-isip? Paano ka mag-isip sa positibong sitwasyon? At paano ka mag-isip kapag negatibo ang sitwasyon? Amen. Hindi tayo tipo nakapit sa patalim kapag may negatibong sitwasyon. Can you hear an amen? Number two, testing proves our faith is genuine. This is true. Yes. When you are you're being tested by God, they will see how you're really loyal or trustworthy sa mga promises ng Diyos sa buhay mo. You know, if you are not really into, if you are of that faith, your faith mo is genuine, you can be easily swayed by the situation that happens. Yes. Sala pag pera ang usapan. Can I hear an amen? Amen. Alam niyo po yung mga totoong genuine, kahit anong yara po sa kanila, hindi nila basta gagrabe pa. Faith ang pinag-uusapan dito. Amen. Can I hear an amen? Yes. They would like to see how you will make a stand to God's word. Yes. No? Wala na po kasi ang church, hindi, may church ka. But, ba't po
kinuha eh. Wala na po kasi ang choice eh. Kapag di ka po ginawa ito, di ka po magagawa ito mga bagay ito. No, you have a choice. Can you hear it? Amen. Kaya ang sabi kanina, when you step over what you don't understand, God will give you blessings you cannot explain. Yes. You have to make a stand to God's word. Amen. Yes. Genuine faith. Ano ba yung, sa panagigalan ng pananampalataya? Sa salita ng Diyos. Yes. Faith comes from hearing and hearing and hearing the word of God. Now, those people who fails to the test of faith are those people who do not read the Bible. Because how can you counter the works of the enemy if you don't even know a single scripture? Yes. Am I making sense? Amen. When things fall apart, God is reminding you of His promises written in His Word. The problem is you don't know the Word. Amen. That's why this is what the scripture says. People are perished because of what? Lack of knowledge of the Word of God. Not because God allowed it to happen. No! Mangmang sila eh! Tingin sila si Adam at si Eva. Yes. Or may kasalan lang. Innocence! When Jesus was telling what He's doing, He's quoting scriptures. Yes. It is written. It is written. It is written. That's the faith! Si Jesus gutom siya. He can turn the kaya gumawa ng miraculous thing on that specific day on the wilderness. Am I right? Yes. Diyos siya eh. Kaya niya? Kaya niya. But you know what? God, the enemy is testing him. That's the faith. If you are the Son of God, turn this rocks or stone into bread. It is written, man shall not live by bread alone, but every word that comes from the mouth of God. He is quoting scriptures. Pag sinabi ng Lord, wala ka ng chance. Wapin me. Amen. Amen. We easily give up. It's because we don't know even single word. You know, and kapag tanongin mo, kumusta, kapag yung mga taong gano'n, tanongin siya, kumusta faith mo? Actually pa medyo, hindi po pasa, kapagpasa ng Bible. What do you expect? Amen. 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 Ano expectation mo sa taong hindi nagpapasa ng salita ng Diyos? Alam nyo, ito nakakalungkot, no? Kung leader ka, hindi ka nagpapasa ng Bible, huwag kang mag-expect mag-grow yung ministry mo. Kaya nga, no? I'm calling your attention. If you're looking for better results, look for better people. No matter gaano kaganda yung ihandang prophetic word ni Pastora. Hello? If the people who will work are not better, walang mangyayari. Why do you think that Pastor Novo keeps equipping us? Because the leadership wants us to become better. Yes, amen. Am I right? Because you cannot give what you do not have. You cannot teach if you're not teachable. Hello? You cannot teach humility if you're not humble. You cannot even preach the gospel if you don't know the gospel. Making sense? You cannot preach faith if you yourself lacks reading. Amen. Then you are just wondering why your ministry is going down? Ask yourself. Am I doing better? Amen. Hindi tayo pwede maging passive. Ano yung passive dito? Kung ano makita mo, yun lang yung gagawin mo. No, that's not how it works in the vineyard. Alam niyo paano magtrabaho ang mga nasa vineyard? Hindi sila mamimitas lang ng basta-basta namimitas. Ano ginagawa nila sa mga alaga nila? Ay, sa mga tanim? Hindi lang basta namimitas. Binabantayan nila yon. Tinitingnan nila kung kailangan ng pagpustan ng insecticide, kailangan nang tingnan kung meron dumadapong mga insekto.
Amen. Bakit po yung mga Ortelano hindi naman natapos ang pagtatanim nila, pagtatanim nila? Ang ginagawa nila, regular na pagbabantay. And that's the hard part. Madaling kumuha ng binhi eh. Tama? Madaling magtanim. Pero ano yung pinamahirap na part doon? Yung papantayin mo siya. Maghihintay ka ng ulan. Tama? Maghihintay ka ng araw. Upo ka dyan, papantayin mo yan. Kasi gusto mo, pag dumating yung araw na in-harvest mo siya, quality. Okay tayo sa pagtatanim. Gusto natin umani tayo, pero ayaw natin yung proseso. Testing. Alam nyo, no? Kapag tinetest ka, tapos takot ka, yari ka. Alam nyo, yung mga estudyante ko, no? Pinaka-ayaw, pinakinakakatakutan nilang araw, yung day ng exam. At sino yung mga takot-takot na yun? Yun yung mga hindi nag-review. Pero kung alam mong handa ka, kahit anong exam pa yan, kahit mahirap yan, kakayanin mo. Tama? Di ba? When you are prepared, nalala ko yung prof ko. Si Dr. Gapon. Hindi ko makalimutan yung prof ko na yun eh. Huh? Siya yung tipo ng profession na kapag nag-recitation na gusto niya may RRL. Gusto niya meron kang isa-cite na author. Nagkataon, kami yung unang magre-report sa subject niya. Master's to, sa Wesleyan. Siya po ay isang program director ng DepEd Kabanatuan. Eka Kumarog. Senior program director ng DepEd Kabanatuan. Eka Kumarog. Ngayon, ano yung ginawa ko? No? Inaral ko yung part ko sa report. Kasi kinabisado ko talaga lahat ng citation. No? Tapos kinabisado ko yung PowerPoint, pati yung period, alam ko saan nakalugar. Kasi gusto ko, pag humarap ako sa kanya, prepared ako. When she asked questions, I could answer the questions. Nung nag-report ako ganyan, ganyan ako sa report. Oh, dyan. Wala, hindi ko tinitin yung PowerPoint ko. Pindot lang ako ng pindot. Mr. Pangapagala, I would just like to ask, sabi mo ni Dr. Gap. How could you say about ito, ganyan-ganyan? Ma'am, as I said on slide number 2, line 3, paragraph 7. Kasi nga, nag-prepare ka, di ba? Kahit anong, gaano siya nakakatakot, gaano katero yung teacher ko. Dahil ready ako. Amen. Kung sakit mo rin estudyante ko niya, mag-defense lang mo, hindi ko na kaya. Ayoko na. Yung mga edu, ang daming requirements. Kapag nakapasok na kayo, sabihin ko sa inyo, magde-demo ako, magpa-practice teaching ako, ganun magde-demo ako sa loob ng school. Pag nasa labas kayo, pag 50 estudyante, 40 estudyante, yung tinuturuan nyo, tingnan ko lang. Amen? Amen? Number 3, having our faith tested gives honor to God. Amen? When being your faith is being tested, no? It gives honor to God, especially when you stand in His Word. Amen? Pero ito ah, bibigyan ko kayo ng, baka may sasin na may misconceptualize to eh, no? Yes, when we make stand to God's Word, totoo naman yun, it brings honor to God. But also, you have to consider the situation that you are in. Okay? God bless, God creates people that blesses us. Tandaan nito. Ang Lord may ginagamit na tao para pagpalain tayo. No? At the same time, wisdom. Amen. Alaala niya yung ano, yung kwento na halika dito, sabi niya, ililigtas ako ng Diyos. May dumating na isang tao, halika dito, sumunta. Hindi, ayaw ko sumali kasi ililigtas ako ng Diyos.
No? Ngayon, sabi ko nun, may dumating na naman. Halika dito, sumali ka na. Malulubog niya ba ako? Hindi, ililigtas ako ng Diyos. Pangatlo, may dumating. Halika dito, sumali ka na, ililigtas ako ng Diyos. Then namatay yung... Nung umarap sa Lord, Lord, bakit di ba ako ligtas? Nagpadala ako ng tatlong tao para iligtas ko. Hindi ko sumakay. Amen. Tututin ka pa na ng palataya, but God are also using people to bless us. Amen. Ba't nang hindi na? Walang masamang lumapit sa doktor. Ha? Walang masamang lumapit sa doktor. Totoo may pananampalataya, pero ang Diyos, ginilang niya yung mga doktor para tumulong sa atin. Tandaan niyo yan. Amen. 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 Hindi ko po sinasabi, hindi kong faith, galing ko, totoo ko galing ka. But God are also using people to bless you. Because you didn't even know what's going on to your body. It's there are people who knows what's going on to your body. Amen. Pagpapatayo ako ng church. Okay. Pagpapatayo ka ng church. O kanino ka lalapit? Kanino ka lalapit? Sa engineer at sa architect. Because they know better than you. Am I making sense? Am I making sense? Huwag niyo pong i-misconceptualize yung part na yun. Amen. I'm not saying you should not always come and consult them. No, you pray first. And then God will give you wisdom. And then that's how you make decisions here. Amen. You know, whatever happens to our body, it's our fault. It's not God's fault. Amen. Pag nasugatan ka, kasalanan mo. Amen. It's your own fault. When something's going on with your body, it's your own fault. Because the one who should take care of your body is yourself. Tama po ba? Amen. So God's still using people. Amen. Amen. Number four, testing gets rid of undefined qualities in our life, which is true. You know, when you are part or you have been tested, God will remove certain qualities in your life na hindi kailangan. Sometimes God will eliminate people in your life na hindi mo kailangan. God will tell you isolate the people you don't need. Why? Because the personal purpose of God in your life will not prevail if you are with them. Yes. Right? Yes. Kasi mga kabarkada mo dati, naging Kristiyano ka, hindi mo nakasama ngayon. Because God's purpose will not happen if you are with them. Hindi ko sinasabing kalimutan niyo sila. What I'm trying to say is, God is isolating, ano sabi, separating to holiness, di ba? Yes. Kinoconsecrate ka ng Lord to holiness eh. Yes. Because if these people, if they still wants to become unholy, and you want to become holy, you have to be separated. Amen. Amen. Yes, amen. Kayo ba'y nandiyan ka? Iba ang separation, iba ang division. Kapag sinabing division, negative. Amen. You are creating division. You are creating confusion. That's division. But pag sinabing separation or isolate, it's making a stand to what is true, to what is just, to what is righteous in the sight of God. That is separation. Amen. That is isolation. That is consecration. Yes. When we have been separated, if you would look the word separation in the Bible, you have been separated. You've been consecrated. You have been separated apart. You've been set apart. It's not been divided apart. Right? You know, simple words really matters. Pero meron pa ba sa Bible division? Creates division. Create, kapag sila bin division sa Bible, tingnan nyo, puro ano yun? Confusion. Yes. They are dividing the church.
It's not separating the church. Kaya, at siya kung tingin niyo kawa ni, ayaw po separation pa na division dito. Eh. Ngayon, ito ha, kapag nagkanya nagkaroon ng division, wag nag-divide. Anong purpose? Separation. Ba't pinaghiwalay? Kasi sinetering. Amen? Alam niyo po ang naling mag-ministry pag isa ang goal, isa ang purpose. Walang ibang agenda na gustong gawin, kundi maglingkod sa Panginoon. Madali. Amen? Last purpose of testing. Sa testing proves believers are what? God's children. Hebrews chapter 12 verse 6 to 8. Amen? Basahin niyo na lang. Amen. I would like to talk about dun sa 2 Samuel, di ba? Anong nangyari dun? Namatay si Uza dahil hinawakan niya yung hindi dapat gawin, yung ginawa hindi dapat gawin. You know, don't reduce your expectations of God to one experience. Kaya in the biblical narrative of King David's attempt to bring the Ark of God to Jerusalem, there was a lesson, no? The importance of doing things in God's way rather than human methods. Amen. You know, whenever we are programming or whenever we are creating methods inside the church, it should always be in accordance to God's way. Amen. It may sound sometimes traditional. It may sound sometimes it's not modernized. But if it's that, it's how God wants to do it, then we must do it in His way. Amen. Diba yun, ha? As the ark was transported on a new cart, tragedy hit when Uzzah reached out to steady it. He was struck dead. No? It teaches us it is not always about what you do, but how you do things that counts. Amen? You know, when we are serving the Lord, it's not about what you are doing, it's about how you do it. Hindi pa siya patungkol sa ano ang ginagawa mo. Patungkol yan kung paano mo siya ginagawa. It's not about if you are part of the music team. It's about how do you do your part. Am I making sense? Amen. This incident teaches us it is not about, or God instructs the ark should be carried on the shoulders of priests, not on the cart. Kasi sabi, carry the ark to Jerusalem. Ang ginawa lang, bantang mayan, gamamit tamong cart. Arkilan tayay punsalan. Sa etay ark ka rin, dala tayo ken Jerusalem. Ang sabi ng Diyos, carry the ark to Jerusalem. Bring! Lagay sa balikat, ilakad. Ang ginawa ni Nauza, gumamit ng cart. Ngayon, nung tumagilid, sinalo. Nung sinalo, namatay. Pansinin niyo si Noah, kung anong sukat ang sinabi ng Diyos sa ark, yun yung ginawa niya. Walang lapis, walang kulang. Kung yung sinabi, hindi Lord, para mga daw may design siyang ganito eh. Lord, di mo aesthetic yung ano eh. Di siya appealing sa mata. Para mga daw may bintana siya sa park na to. Ganun ba yung sinabi ni Noah? Hindi! Kung anong sinabing sukat, laki, yun ang ginawa ni Noah. Pag sinabi ng Lord na ibigay mo, ibigay mo. Nalala ko si Pastor Jason. May kwento siya dito about kung bibilin siya ng kotse. Bibilin po siya ng SUV. Sabi nyo lang. Ang word sa kanya, Lord, Ford Everest tayin yung kulay pula. Ford Everest tayin yung kulay pula. Nakita ko yun. Nung nag-speak siya sa church, si Pastor Jason. Ngayon, nung pipili sila, Pastor, di maganda yung Ford. Kasyo ganito, kasyo ganyan. Mag-fortuner ka na lang. Hindi. Ang sabi ng Diyos, Ford Everest na pula. Ayaw mo ng Montero. Hindi! Ford Everest Titanium pula. Alam niyo na kung na binili Ford Everest Titanium pula.
yung pinakita ng Diyos eh. Amen. Amen. Alam niyo kung paano inisak ng Diyos sa'yo, ganun mo siya gawin. And you will be led by the Holy Spirit. One, two, three. Amen. So, meaning to say, no, even though, ito ah, why don't reduce your expectations of God to one experience? Kasi, si David, kahit na yung namatay, tuloy. Amen? Just as David persisted bringing the ark to Jerusalem after the initial setback, no, we are encouraged to persevere in faith, trusting in God's sovereignty and His refining work in our lives. Even though one single event really made us something na hindi natin inaasahan. No? Do not stop. Amen. Do not stop. That is part of your testing. Yes, amen. Amen. When you've been tested by God, ako natutuwa ako itong may testing. Yes. Kasi after testing, blessing. Yes. Amen. Amen. When you had been tested by God to your family, when God is testing your faith, pupunta ka ng church, ano gagawin mo doon? Mamangusap na ka na naman ka rin. No? Hallelujah, praise the Lord, ganun naman doon. When you've been tested, ah, matuwa ka. No? You are doing a good job. You're doing a great job in the kingdom of God because you are been tested by God. Then yeah, tignan ko, saan nakabutong anak kong to? Kung totoo ba, kung tunay ba talaga? Kasi sa rapture, kasama yung mga tunay. Yes. Amen. Amen. Hindi pwede sumama ang hindi tunay. Amen. Amen. Kaya nga sabing ganun, yung gold purifier, yung nagre-refine ng gold, goldsmith, sabi niya gano'n, paano daw malalaman ng goldsmith kung na-purify na yung gold? Paano niya malalaman? Na okay na? Kasi kapag hilaw, kapag na-purify, kapag sobrang luto, mangingitim. Tama? Pag naman hilaw, madaling masira. Kasi hilaw eh. Now, how did you know that the gold is purified when it's being set in a fire? Alam niyo paano? Pag nakikita na nung refiner yung sarili niya dun sa gold. Pag nagre-reflect na yung image nung refiner doon sa gold, nakikita niya na yung sarili niya doon sa gold, it means purified na. So meaning to say, kapag nakita na ng Diyos yung reflection niya sa buhay mo, it means that you are refined. Amen. Amen. Next, do it again, do it right, do it better. Okay? 2 Samuel 6 verse 13 to 15 says, and so it was when those bearing the ark of the Lord had gone 6 paces that he sacrificed oxen and fatted sheep, then David danced before the Lord with all his might, and David was wearing a linen ephod. So David and all the house of Israel brought up the ark of the Lord with shouting and with the sound of trumpet. Even though Uzzah died, King David did not give up. Amen? He went back to the word, found what God has said, and did it again. But this time, he did it right. He did it better than before. Amen? Kahit na may namatay, King David went back to God's word, continued to use God's word, and do it again. Amen. But this time, he do it in the right way, he did it better. Amen. Two people quit too soon. Maraming tao, pag di nila nakuha for the first time, ayaw na nila. Alam niyo po, maraming tao ayaw sa rejection. Kasi may reject na, balap ko katapusan na yung mundo. Nel? You know, God doesn't want us to quit. He wants us to obey Him. But whenever God is calling us to obey Him, we have to obey Him in the right manner, in a better, rather than what we did last time. Amen?
Alam niyo po, ang progression ng isang Kristiyano, pabuti ng pabuti. Pagaling ng pagaling. That should be our progression. It's not parang trade ng Bitcoin. Amo nang mata siya, amo nang mababayo. The progression of our faith should be transcending. Pataas. Pabuti ng pabuti, paganda ng paganda. Pagaling ka ng pagaling. Amen. So habang tumatagal ka, mas lalo kang gumagaling. Kaya tingnan nyo kapag yung iba naging stagnant na pag-iiwanan sila. Am I right? Yes. Kaya what King David did is that he did it better. Sinundan niya yung sinabi ng Lord. Yes. Next, no passion, no intimacy, no intimacy, no fruit. When there is no passion in what you're doing, there will always be no intimacy. When there is no intimacy, there will be no fruit. Passion and intimacy in our relationship with God are essential ingredients for spiritual fruitfulness. Gusto mo mamunga, be passionate sa Panginoon. You know, David's wild worship as the ark was brought to Jerusalem is an example of the joy and fervor that should characterize our worship. Amen? Habang pinadala yung ark sa Jerusalem, talagang grabe magpuro si David. Amen? Passionate. How passionate you are sa ministry mo dito. Yung iba, di ba manisisimula? Wala ng passion. Mga kabataan, no? If there's one thing na dapat yung bantayan, yung passion mo sa Lord. Minsan kasi nawawala yung passion natin sa ministry natin kapag nagiging busy tayo. When there are so much things that we need to do, we forgot or we forget our passion sa Lord. Amen? Michal, who observed David's unrestrained worship with disdain, remained barren, symbolizing the spiritual fruitfulness that accompanies a lack of passion and intimacy with God. Alam niyo, si Michal, nakita niya, na-observe niya yung who observed David's unrestrained worship with disdain, remained barren. Ano yung nangyari sa kanya? Si Michal, na-anak ni Saul, no, namatay ng walang anak. 2 Samuel chapter 6, verse 23. Akala niya kalokohan yung ginagawa ni David eh. Alam niyo nangyari sa kanya? Dahil ganoon ang pananaw niya kay David, namatay siya ng walang anak. Hanggang sa kama, hanggang sa... The daughter of Saul had no children to the day of her death. Naging bang siya. Hanggang sa araw na kamatay niya. I like this quote. Sabi dito, pain purifies my passion. It doesn't paralyze it. When you've been hurt so much that it really makes you more passionate. Kaya lang sabi ni Paul, when I'm weak, then I am strong. And you know, ang sabi ni Paul doon, the grace of the Lord is sufficient. Sabi niya, nakukulong siya yan ha. Tapos meron siyang tinasabi na thorn on his side, meron siyang sakit na something. But ang sabi ni Paul, for when I am weak, then I am strong. Amen. You know, if we really want to pass the test of faith, don't let drama and trauma turn you into a spectator instead of participant in God's work right now. Kapag may nangyari, huwag mo hayaang manood ka na lang at wala kang gagawin. Amen! In our journey of faith, we must guard against becoming mere expectators. It is dangerous to peer through the windows like Michal himself actively participating in God's redemptive. Tandaan niyo po ito. Yung mga nanonood, walang magagawa. Yes. Yung mga palaging manonood, hindi papakalain. Amen?
Instead of manood ka, makibahagi ka. Amen? Like, hindi mo din yung napansin? No? There are people who have been become 30 years ng Kristiyano, but they don't grow in faith. You know why? It's because they do not want to participate. There are people na nauna pa sa inyo, mga kabataan. Pero mas naunahan nyo sila. Why? Because they don't want to participate. Gusto nila yung, sige po, dito na lang po kami. Ang mahirap pa pang naunahan kayo nito. Diba? Mahirap pa unahan pa kayo mag-preach nito, mga kabataan. At hindi malayong hindi mangyayari yun. Bless you na rin mag-praise the Lord. Amen? Testing is an integral aspect of our Christian walk, designed to refine, purify, and strengthen our faith. Sabi ito, your future doesn't care about the reasons for your positivity in the present. Again, your future doesn't care about the reasons of your passivity in the present. Sabi ito, just as the grain undergoes the process of threshing and winnowing to separate it from the chaff, so too must we endure trials and tribulation to emerge as refined vessels of God's glory. Amen. Lastly, let us embrace testing as a means of drawing closer to God, trusting in His faithfulness to bring us through victoriously as we journey onward. May our passion for God deepen for our intimacy with Him and flourish and may we bear abundant fruit for His kingdom. Amen? Amen? Amen. Amen. Did we learn something tonight? Amen. Sige po, tumayo tayong lahat. Let us pray. Let's honor God. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, Lord, we thank you for your word that really reminds us of God, that really reminds us of God that testing is part of our process. Testing is part of our purification. Testing is part of our journey as believers. Lord, continue to refine us to God in accordance to your purpose and in accordance to your will, so that we get able to do, God, what you want us to do in your kingdom. Lord, we are your servants and we are here to serve you. We are here to serve you, God. We are here to serve and preach the gospel throughout all the nations. We thank you. We love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.